guys, welcome to my channel. It's me again, Catherine. And today, ay gagawin ko yung ano ba yun? Gagawin ko yung itinag sa akin ni Sis Etienne na Beginner's Makeup Challenge. Etong tag na to, galing to sa kay Etienne at saka kay Loleta Hansen. Etong challenge na to ay para to sa mga hindi marunong mag-makeup. Marunong naman, pero hindi yung mga expert. Basta yung nagsisimula pa lang na mag-makeup. Itinag ako niya si Sien at ngayon gagawin ko. Nung isang araw pa niya to tinag sa akin, ngayon ko lang magawa. Muna kong gagawin ay maglagay muna ako ng facial cleanser ito. Enlighten facial cleanser. At habang ginagawa natin ang makeup ay magsasagot tayo ng question. Okay? Wait lang. Maglagay muna ako nito. Kasi ang dami kong maliliit na pimples. Okay. Linisan muna natin ang ating mukha. Ay, grabe. So, first question ay ano yung pinakaunang makeup na binili mo? Ang pinakauna kong makeup na binili, guys, ay tadaan! Ito yung pinakauna. Nabili ko to doon sa Kalbayo. Tag-pencil lang ito, guys. At ginagamit ko to para dito. Nilalagay ko siya dito at saka itong brush na to, ginaganyan ko siya noon. Pinabrush ko siya dito at saka ginagawa ko ganito sa aking eyebrows. Ganyan. Ito yung pinakauna kong makeup na binili. Nung nag-aral pa ko nito sa sa college. Next is maglagay ako ng mag-foundation pa ba ako? Sige lang. Ito guys, nabili ko tong una kong binili ito. So, kasi hindi ako marunong. Binili ko tong Fit Me Maybelline 330. Sobrang dark. So, bumili na naman ako ng bago. At nang nabili ko rin yung pinaka-light. Yung sobrang dark at sobrang white naman yung isa. Kaya ngayon, ipaghaluin ko silang dalawa. Para hindi masayang ng foundation. Actually, hindi talaga ako naglalagay ng foundation, guys. Kapag umaalis kami, hindi ako nagpa-foundation. Yung minsan pulbo lang. At saka minsan ito lang. Enlighten. Ihalo ko muna to, guys. Antay lang kayo sa question. Wait lang ha, question ha. Next question ay ano yung pinakamahal at pinakamurang makeup product na nabili mo na meron ka? Okay. Guys, ang pinakamurang makeup na nabili ko, guys, ay ito din. Kasi tag-insi lang 'yan. Doon sa amin sa Kalbayo. Sorry. Tag-in silang yan, guys. Yan yung pinakamura. At ang pinakamahal na nabili kong makeup ay ang bigat pa naman ito, guys. Ito. Yung sa Douglas na palette. Ito yung pinakamahal. Kasi 12 euro. 12 euro to. So, yan yung pinakamura at pinakamahal na makeup na nabili ko, guys. Yan, guys. Okay na yan. Next question. Pinaka-paboritong makeup brand. Actually, wala akong pinaka-paboritong makeup brand, guys, kasi parang nagsisimula pa lang ako, parang nag-aaral pa lang ako. So hindi ko alam kung alin diyan yung maganda at alin yung okay sa aking skin. Hindi ko talaga alam, guys, kaya kung ano lang yung meron ako, yun lang yung ginagamit ko. So, kung ano yung mabili ko, yun yung ginagamit ko. So, sa ngayon, wala pa akong paborito na makeup brand. Kahit ano lang. Yun lang. So, at dahil dyan, mag-eyebrow tayo. Ito yung gagamitin ko. Lagyan ko yan. Dito. And the brush. Next, guys, is pang-apat na question ay kulay ng lipstick for everyday look.
Okay. Ang kulay ng lipstick na lagi kong ginagamit ay yung may pagka pula, may pagka orange. Basta madalas kong ginagamit yung may pagka pula. Pero dati yung ginagamit ko na lipstick ay ito, yung sa Avon na ano na lipstick. At saka ano to siya, may pagka pula to siya na medyo dark. Basta yung may pagkapula. At minsan kapag umaalis kami, ito yung ginagamit ko. At minsan naman ito. So, ang mix kong gagawin, guys. Ano bang gagawin ko? Mag-eyeshadow ba ako eh? But first, maglagay muna ako, guys, ng yan, concealer. Concealer. Nagpa-practice-practice lang ako mag-makeup, guys. Nakikita ko, nanonood lang ako ng mga ano video. So, ganito yung ginagawa nila. Ayan. At habang aayusin natin yan, next question na naman tayo. Next is number 5. Kulay ng lipstick for night look. Kulay ng lipstick for night look? Wala man akong pang night look na lipstick. Kung ano lang mayroon ako, yun lang yung ginagamit ko kahit anong kulay. Ito. Either ito or itong ano Ever Belena na lipstick. Yun lang. Wala talaga akong mga panggabi, pang-araw, pang-summer na mga pang-makeup. Wala. Maglagay ako ng konti dito sa ating mata. Concealer. Gawin ko na yung challenge na to habang natutulog ang aking anak. So next, pang-anim na tanong. Pinaka-lumang makeup product at gamit na hanggang ngayon ay ginagamit mo ba? Ito pa rin, ito yung pinaka-lumang makeup, ito yung pinaka-lumang ano, gamit na hanggang ngayon meron pa ako. Nung nag-aral pa ako nito doon sa amin ng siguro mga ilang years na yun. 3 years, 5 years ba yun? Basta, matangtagal na nito, guys. Ito yung pinakamatagal kong makeup. Na hanggang ngayon, nandito pa rin. Mag-eyeshadow tayo, guys. Ang aking ginagamit na eyeshadow ay yung Douglas. Hindi ko na ipakita, guys, kaya ang bigat ng Douglas, ng ano na yun, palit. Kahit yung paggamit nito, guys, hindi pa ako marunong. Kaya, sorry, pasensyahan nyo na kung hindi tama yung ginagawa ko kasi hindi talaga ako expert ng mga makeup, guys. Diba? So, next kong ilagay ay... Sige na, ay, bahala na yan. Bahala na yan kung anong mga kulay dyan. Basta, don't judge. Guys, yung light natin, guys, ay nagdedepende lamang ako sa light ng araw. Kaya minsan kung mapapansin nyo ay lumiliwanag at dumidilim. Kasi yung panahon ngayon medyo madilim tapos umaaraw naman. So, pasensya na kayo kung nawawala yung araw, bumabalik. Parang pag-ibig lang yan. Chusera. Oh! Ay naku, kapangit. Next is, ito pa rin ang gagamitin natin kasi ito lang yung meron akong, meron na pala akong mga ganito, yung mga flat. Saka, so ang ilagay ko na lang dito, guys, ay mag-dark ako dito, guys, sa gilid, guys. So, bahala na yung si Batman. Bahala na kayo dyan, guys, basta bahala na kayo. Next natin gagawin ay mag-mascara. Magpabawog tayo ng pelo. Okay? At next question nga pala is drugstore or branded makeup? So, ang question, ang sagot ko dyan ay drugstore. Kasi, for now, sa drugstore lang naman ako
bumibili talaga. Maganda rin yung ano, branded, pero sa ngayon dahil hindi pa ako marunong sa mga drugstore, muna ako bibili. Kung bibili ako sa mga branded, tapos hindi ko naman magagamit kasi hindi ko masyadong alam, at saka hindi naman ako nagme-makeup every day. Ayan, nakalagay na ako ng mascara, guys. And next question is number 8. Ano yung easy, simple, everyday look mo? Ang easy, simple, everyday look ko ay ang ano lang, yung lipstick at saka mascara. Yun lang yung everyday look ko. At saka minsan, kapag parang madilim yung aking mukha, minsan maglalagay ako ng powder, ng pulbo. Yun lang, guys. Next question is, lipstick or eyebrows? At bakit? For me, is lipstick. Kasi, eyebrows, hindi ako masyadong naglalagay ng eyebrow dito sa aking eyebrow. Kasi, makapal naman na yung eyebrow ko. So, madalas, lipstick. So, I will choose lipstick. Ayan, guys. Nakalagay na ako ng lipstick. At, hindi pala na-film ka gani, ha? Next question. Number 9. Lipstick or eyebrows? Okay. Hello. Magmata na akong anak. Ay, sa pa. So, guys. Ayan, I'm back. Nandito siya. So, tapusin na lang natin tong question. Tapos na tayo sa number 9. So, next question, number 10. Kailan ka nag-start gumamit ng makeup? Kung sa mga lipstick at saka sa, ano, sa mga eyeliner, noon pa siguro mga high school, first year college siguro. Sa matagal na, at saka yung sa mga eyeshadow na yan. So, dito lang sa, nung pumunta ako dito, this year lang ako nag-start, guys. Yun. Next question, number 11. Sino ang paborito mong makeup guru sa YouTube at bakit? So, madalas kong pinapanood ng makeup YouTuber si Miss, ano, Unclothes. So, siya yung paborito ko kasi siya yung madalas kong pinapanood sa mga makeup. Yung sa mga review, ganyan, siya yung pinapanood ko. Minsan din, nanonood din ako sa kay Ami Talabo. Yung si Au na... Yoy! Lipstick! Nina! Wait. Oh, okay na, kay... pretty ka na. Ano ba yan? Yan, struggle din kapag gising yung anak ko. Kasi sumasali siya sa mga ganito makeup, guys. So, next question na tayo. Pang last na question. Ano ang ibig sabihin ng makeup sa'yo at gaano siya ka-importante sa'yo? Para sa akin, ang makeup is, kagaya ng sinabi ni Sisien, makeup is life. Yeah. Kasi, maganda rin pag may makeup ka. Kasi yung makeup, parang nagbibigay siya ng kulay sa iyong malungkot na mukha. So, kapag ikaw wala kang makeup kahit lipstick man lang, parang ang lungkot na iyong mukha, di ba? So, kapag maglagay ka ng makeup, parang kahit lipstick man lang or yung pabawag-bawag man lang ng pilok, parang ang liwanag tingnan ng iyong mukha at parang ang saya, parang ganun. At parang basta nagbibigay siya ng buhay, ng kulay sa iyong mukha. So, makeup is life also. So, that's it, mga Jai. Tapos na tayo sa mga question.
Bahala na kayo dyan sa aking mga sinagot. So, guys, magtatag din ako sa mga aking gusto kong itag si Just Claire D. East, West, East, Mets, West, si Kane, and si Emeline, Netherlands, Pinay in Holland, si Sval, si Bems, and Vems Vlogs and Netherlands. Sino pa ba? Basta guys, ilalagay ko din dyan sa description below kung sino yung mga itatag ko kasi nakalimutan ko. So, guys, ang mechanics ng challenge na to guys ay i-mention nyo lang kung saan nang galing ang tag na ito. So, galing po ito kina Etienne at kay Sis Lolita Hansen, guys. So, ilagay nyo rin sa description box kung saan nanggaling yung mga pangalan nila. And to accept this tag, ay dapat honest kayo na ikaw ay nagsisimula pa lang matutong mag-makeup. So, to tag someone, mga kakilala nyo, friends, sisters, mothers out there, make sure na sila ay beginners din at sabay sasagutin ang mga tanong na ito. Okay? So, guys, so if you want this tag also, this challenge, pwede mo rin gawin. Kung nakalimutan kitang itag, gawin mo na lang sis at saka ilagay mo na lang din dyan kung saan ito nang galing siya. So that's it guys, that's it. I hope you enjoyed watching. So maraming salamat guys for watching. See you on my next video guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.